sa mga sandaling ito, mga kapuso, makapiling natin live ang QCPD Director, si Chief Superintendent Guillermo Eleazar. Sir, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Sir, unang-una, ano po ang kalagayan, ang katayuan po ni Major Madrona na kanina po ay sumuko sa inyo, sir? Go ahead. Yeah, actually, nag-report sa atin kanina si Chief Inspector Madrona. Basically, una parang exit call dahil nga meron siyang transfer order from NCRPO going to Headquarters Support Service, and he is placed under custody ng director ng HSS. So kanina papunta niya, sinurrender niya ang kanyang issued firearm, and then nagpaalam siya at pinasamahan natin siya sa isang kawani ng aming District Headquarters Support Unit, at siya nga ay pumunta sa Camp Krame sa Headquarters Support Service para mag-report na doon. Director, sa version po ni Major Madrona, yung inireklamong pulis, bakit daw humantong sa sakitan yung pagkakataon na yon, sir? Well, may mga sinasabi siya na reason na kung bakit naghantong yun sa ganun, na but just the same, kagaya ng nasabi nga natin na kahit anong mang reason o paliwanag na sinabi niya, hindi naman yun justified para makita natin dun sa CCTV nung kanyang ginawa. At yun ay kanya naman pinagsisisihan, according sa kanya, kung kaya siya nga ay nagpasaloob sa investigasyon na ginagawa ngayon ng CITF, pati na rin ang Directorate for Investigation and Detective Management. Batid namin, Director, na si Major Madrona ay naka-assign dito sa Station 5 sa Fairview. Pero ano po yung kanyang particular na designation sa istasyon na yon, sir? Well, nung ating muling binalik natin ngayon, itong ating Drug Enforcement Unit, siya naging happen ng Station Drug Enforcement Unit. Tinalaga natin siya doon dahil he was recommended by the station commander. And then upon our validation, wala naman nakitang derogatory report itong si Madrona base sa assessment and investigation ng ating District Intelligence Division, kung kaya't na-affirm na maging happy siya ng naturang unit. Subalit ngayon nga na siya ay na-involve ngayon sa kasong ito, so kasabay ng pagkakarelieve niya sa Station 5, well, of course, tanggal na rin siya dun sa kanyang unit. At ngayon nga, wala na rin siya sa NCRPO at nasa Headquarters Support Unit. Samantalayin na namin ang pagkakataon, Director, doon po sa kuha ng CCTV video na pinrovide ninyo sa amin. Makikita ko yung ilang tauhan pa di umano ng Station 5 na sumalubong kay Major Madrona at maging doon sa complainant. Ano ho? At mistulang wala po yatang naging aksyon na ito, hindi umawat. Ano ho ba sa tingin ninyo, Director? Well, actually, yun ang ating inibisigan sa ngayon, na nakapag-file na ng criminal cases against Madrona, and then naisumitin na rin natin sa DIDM ang mga lahat ng dokumento, pati na rin ng available witnesses. So ito ngayon ay iimbestigahan. So meantime, itong mga kasama na yan, pinuntahan ko sila kahapon, they were reprimanded, and nasa custody na sila ngayon under the office of the station commander. So iintayin natin yung magiging recommendation ngayon ng nag-iimbestiga sa administrative case kung ano maging kahinatnan nitong ibang mga kasamahan ni Madrona. May we ask, Director, please, ano ba ang background ni Major Madrona? Nagkaroon na rin ba ito ng negative record sa inyo dati, sa kanyang paranoid? Sa aking pagkakaalam at sa kapatid naman, base naman sa evaluation ng ating District Investigation Intelligence Division, pati na rin ng Investigation Division natin, wala naman siyang derogatory record. Siya yung assigned sa atin dito for quite some time. At naging bahagi rin naman siya ng mga iba't ibang operasyon na isinagawa natin, at so far, naging maayos naman ang kanyang performance. Kaya nga tayo nalulungkot kung bakit nasangkot siya dito sa sitwasyon na ito. And then, well, but the CCTV will speak for itself, na talaga namang nakita natin na siya ay lumagpat sa boundary. Actually, yung nakikita natin na yung complainant na pumupunta sa station, well, nakita natin na parang sanctuary ang tingin niya doon sa police station, kaya pinutuhan. At yung kanyang reaction na ginawa dito ay talang hindi katanggap-tanggap sa lahat ng angulo. Okay. Director, batid na manamin na hindi po dapat husgahan muna, syempre, si Police Chief Inspector Madrona dahil sasailalim po siya sa proseso at investigasyon. Pero lumalabas po ba, Major Sir, kung ano po yung mga naging pagkukulang ni Major Madrona sa sitwasyon na yon? Well, una-una, dapat naging siyang mahinahon. Kahit ano pa man yung background ng sitwasyon na yun, kung may sinasabing altercation before, hindi reason yon para mawala siya sa kanyang wisyo, at dun mismo sa police station na tinutirong nating sagrado, na para ito ay takbuhan ng mga taong humingi ng proteksyon. Yung pinakita nyo yun ay, well, makikita natin na hindi katanggap-tanggap. Kaya't ang ating masasabi sa ating mga kasamahan, sa ating mga kabaro, na
alam natin ang challenges at hirap ng ating trabaho. But just the same, dapat tayo maging mahinahon at lagi natin tatandaan na bilang alagad ng batas, we should live up to the expectation ng ating mamamayan na magiging protector nila sa lahat ng pagkakataon. Lumalabas din, sir, sa initial investigation, wala sa blotter o hindi po na-record sa blotter yung pangyayari. Ano po ang nakarating sa inyo ukol sa usapin na ito, sir? Actually, lahat yun. Bahagi na lang ng mga ebidensya at lahat yun ay mga circumstances na ating isinumiti para maging basis ng investigation para sa administrative case ni Madronya. Okay. Ang complainant po ba, sir, yung ininyero na si alias David? Ano ho ang huling sinabi sa inyo sa pakikipag-ugnayan sa QCPD bago magtungo sa CITF, sir? Talaga mang desido siya na i-complain yun. And actually, nung malaman ko, base na rin sa kanyang paliwanag sa akin, talagang in-encourage ko rin talagang dapat ituloy niya ang ganitong reklamo dahil alam niyo, sa pangyayaring ito, this should serve as a lesson to Madrona. At the same time, dapat din itong maging warning sa lahat ng ibang mga kasamahan namin na hindi natin ito tolerate at hindi dapat na gumagawa ng ganitong aksyon na kontra sa dapat naming ginagawa. At pangalawa, tuloy ang aming hinihinging suporta at kooperasyon sa ating publiko na ipagpatuloy yung pagre-report sa amin ng mga abuso at mga perception ng hindi tamang ginagawa upang ito'y agad nating maaksyonan. Direktor, para sa mga kababayan natin nakatutok sa particular na kaso na ito, mensahe po mula sa QCPD patungkol sa gumugulong na investigasyon. No? Go ahead. Well, una-una, hindi tinotolerate ng ating organisasyon yung ganitong mga ginagawa ng ating kapulisan. The more na dapat kaming maging magbantay dito at yun nga sa kagaya ng ating apila sa ating mga kababayan, ituloy nila yung pagre-report sa atin ng ganitong mga gawain na perception ng mga pag-abuso ng ating kapulisan upang ito ay hindi pamarisan ng ating mga kabaro. Mga kapuso, ang Director ng Quezon City Police District, si Chief Superintendent Guillermo Eleazar. Sir, maraming salamat. Magandang araw po.